Well, 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 mga kapopong, kumusta? Well, tulad nga sa inyong nabasang disclaimer, ay totoong wala akong kahit anong ipapakitang mga larawan o wala tayong kahit anong pag-uusapan na regarding sa pananakit, labanan, away, gulo o girian na nangyayari ngayon sa Afghanistan. Dahil ang pag-uusapan lang natin at ang ipapaalam ko lang sa inyo ngayon ay tungkol lang sa isang educational explanation patungkol dito sa mga aircraft na iniwan ng Amerika sa Afghanistan ngayon. At ipapaalam ko rin sa inyo ang isang matinding sekreto sa kung bakit ang ilan sa mga sasakyang panghimpapawid ng Amerika iniwan nilang still functioning o gumagana pa rin sa Afghanistan ngayon. Well, marami pa talaga akong ipapaliwanag sa inyo, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, syempre unahin na natin itong patungkol dito sa mga iniwang aircraft ng Amerika sa Afghanistan. At para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually totoong last year pa pala unti-unti na talagang ibinabalik ng mga sundalo ng Amerika yung kanilang mga military equipments from Afghanistan pabalik ng bansang Amerika. At nito nga lang nakaraang araw, ay totally lahat na ng mga sundalo ng Amerika nilisan o umalis na sa bansang Afghanistan. Pero ang tanong, bakit naman sila nag-iwan ng mga eroplano at mga helicopters na pwede pang gamitin ng kanilang mga kalaban? Well, actually, halos ilang buwan na rin kasi ang nakakaraan ay almost 50 o 50 na mga aircraft na hawak ng army ng Afghanistan ipinadala na agad sa bansang Uzbekistan. At ito nga ay upang kung makokontrol man ng Taliban ang kabuuan ng Afghanistan, ay hindi ito magagamit ng Taliban upang mas mapalakas pa nila ang kanilang puwersa. Subalit, ang hindi naman alam ng mismong army ng Afghanistan ay actually nag-iwan talaga ng maraming aircraft ang Amerika sa mismong base nila sa Afghanistan. Well, kung bigla ka namang mapapaisip ng wait lang Teacher Popong. Di ba halos lahat ng kagamitan ng Amerika naibalik na nila sa kanilang bansang Amerika? Bakit nag-iwan pa rin sila ng mga kagamitan doon? Ito ba ay upang iregalo na lang ito sa grupo ng Taliban? Actually, magandang katanungan yan, pero may isang bagay ka munang kailangan mong malaman. Well, dito kasi sa halos 80 o 80 na mga aircraft na iniwan ng Amerika noong isang araw, ay totoong ang karamihan dito. At base na rin mismo dito sa US General na si General Frank McKenzie, ay inamin nilang talagang intentionally na nasinira talaga nila yung mga weapon system equipment ng bawat helicopter o mga airplane na kanilang iniwan. Well, kaya't kung mapapansin mo itong helicopter na ito, ay sira-sira talaga ang mga wirings nito sa loob at tanggal pa ang mga computer devices ng bawat weapon system ng bawat aircraft na ito. Pero ang tanong ngayon, ay posible pa bang mapakinabangan ito ng grupo ng Taliban? Well, ang kasagutan dyan oo, pwede pa sa dalawang paraan. Una ay kung sila na mismo ang magre-repair nito mga helicopters na ito, since ang mga makina o mechanical naman nito sa loob mukhang hindi naman nagalaw at mukhang okay pa naman. Subalit, yun nga lang na parang magiging manual na ang pagpapaandar nitong mga helicopters na ito. Since ang karamihan sa mga high-tech devices o mga computer na naka-install dito sinira o inuuwi na ng Amerika upang hindi na ito magamit ng Taliban. Well, upang mas maintindihan mo parang ganito kasi yan. Sabihin na natin na bumili ka ng isang brand new na kotse na itong nabili mo naman automatic ang transmission. Na alam naman natin na ang karamihan sa mga automatic cars ngayon computer box na ng sasakyan na nagpapagana. Subalit, sa hindi naman inaasahan, ay bigla namang binaha ang kabibili mo lang na kotse. At dito ay upang mapagana uli itong kotse na ito, ay dito ay nagdesisyon ka na lamang na bumili ng iba't ibang parts na from an automatic transmission car ginawa mo na lamang itong manual transmission upang mapagana lamang ito. Well, sa madaling paliwanag, ay parang nga ganito ang mangyayari kung i-repair pa ng Taliban yung mga helicopter na iniwan ng Amerika doon sa Afghanistan. At kung hindi naman ito gagawin ng Taliban, ay posibleng mapakinabangan pa rin nila ito sa pamamagitan ng pagbebenta nitong mga helicopter na ito sa mga kalapit nilang bansa. Well, take note mga kapopong ha, na ang price o halaga sa pera natin ng bawat isang Black Hawk helicopter nagre-range from 500 million pesos up to 800 million pesos kada isang Black Hawk helicopter. Yes mga kapopong, umaabot ng halos 800 million pesos ang kada isa nitong Black Hawk helicopter.
helicopter. At isipin mo na lamang kung ilang Black Hawk helicopter ang iniwan ng Amerika doon sa Afghanistan. Nasabihin man natin ang ilan sa mga helicopter na ito hindi na gumagana dahil tinanggal o iniuwi ng Amerika yung mga high-tech devices nitong mga helicopter na ito, ay still mabebenta pa rin ito ng Taliban from 100 million pesos up to 200 million pesos sa pera natin kada isang helicopter. Pero para ulit sa mga hindi nakakaalam, ay alam niyo bang totoong may mga Black Hawk helicopters na 100% pa rin gumagana o ginagamit ngayon ng Taliban? Pero ang tanong, sino naman sa Taliban ang may kakayahan na magpalipad nitong Black Hawk helicopter? Diba yung mga taong may kakayahang magpalipad nito yung mga sundalo pang nag-aral sa Flight Academy sa Amerika? Well, ganito naman ang nakuha kong kasagutan patungkol dyan. Simula kasi noong totally na umalis ang puwersa ng Amerika sa Afghanistan at noong makontrol na ng Taliban ang malaking bahagi ng Afghanistan, ay ipinag-utos pala ng mga leader ng Taliban na ipahanap yung mga Afghan soldiers na kaanib ng Amerika na mga Afghan soldiers rin na pinadala sa Amerika upang mag-training sa pagpapalipad nitong mga helicopter na ito. Yes, mga kapopong, kumbaga yung mga Afghan soldiers rin na kaanib ng Amerika dati ang ipinahanap ng Taliban upang mag-control o magpaandar nitong mga Black Hawk helicopter na iniwan ng Amerika. Pero alam niyo ba ang aking na-discover? Well, ito palang ginagawang pagpapalipad ng Taliban dito sa mga helicopter na ito. At doon pa sa ibang aircraft na gumagana na iniwan ng Amerika, ay dapat pala hindi ito gamitin ng Taliban. Bakit? Well, sabi ko nga kanina na itong klase ng mga sasakyang panghimpapawid kasi na ito mayroong mga naka-install na mga devices which is computer na nagpapagana. Na syempre since Amerika ang nag-program nitong mga helicopter na ito, ay totoong 100% na possible na sa tuwing pinapalipad ng Taliban itong helicopter na ito, ay namomonitor pa rin sila ng Amerika dahil connected pa rin ang computer ng helicopter na ito doon sa mismong server ng Amerika. Na sa madaling paliwanag kung saan man pumunta itong helicopter na ito, ay 24/7 natatrack pa rin ito ng Amerika na posible rin na pati yung pinag-uusapan mismo doon sa loob ng helicopter at pati na rin yung actual video footage sa loob ng helicopter napapanood rin sa mga computer servers ng Amerika. Well, kung may idea ka sa mga bagong dashcam na mga sasakyan ngayon na pati yung loob ng sasakyan nare-record din yung video, ay parang ganito nga yung aking tinutukoy doon sa mga helicopters na ginagamit ngayon ng Taliban. At ang pinakadelikado pa sa ginagawa ng Taliban sa paggamit ng mga helicopters na ito ay posibleng habang lumilipad dito sa himpapawid ay posible ring may kakayahan ng Amerika na bigla nilang i-turn off ang engine system o makina nitong helicopter na ito. Na since itong mga Black Hawk helicopters na ito ay mayroon ring mga sariling computers na posibleng hanggang ngayon konektado at nakokontrol pa rin ng bansang Amerika. Well, ganyan ka-high-tech ang mga Black Hawk helicopters na mga helicopters rin tulad ng binili ng ating gobyerno na dumating naman dito sa Pilipinas noong mga nakaraang buwan. Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa ginawa ng Amerika na pag-iiwan nila ng mga aircraft nila doon sa Afghanistan? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video, tayo mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito'y Teacher Popong na nagsasabing, Ti amo!